Pag nababasa talaga ang magkanang yung magkanang ano na yun ng tubig. Dumadami. Iba hindi naman ito puno. Yan, mapagpalang gabi. Yung mga idol, mapagpalang gabi sa lahat. Share na lang po natin yung video sa lahat ng mga nanonood. Para po marami yung matuto at makapanood sa atin. Pa-share na lang mga idol sa ating live. Ito ang ganda sa Facebook live. Yan, mapagpalang gabi kay Bernadette Rapadot, Andrea Merando, Tatan Ray Jaime. So yan sa lahat ng mga General Salvi Durante. So shoutout sa inyo lahat at mapagpalang gabi. Pa-share na lang mga idol yung ating video para mas marami yung makapanood sa atin at mas maraming matuto. Share mo nga sa Commander Leo na isa. Nakapag ito. Jojo Garete. Shoutout sa'yo, Jojo Garete. Ayun, shoutout sa lahat sa ating 9 viewers. So, parang alanganin pa yung ating live. Hindi pa yata nakaka-uwi yung iba. Birthday din, MJ Gallardo. Mga pagpalang gabi rin sa'yo. Shoutout na rin. So, yung ating paksa ngayon ay tungkol sa Espiritu Medica na aklat. Yung aklat na to ng Espiritu Medica, ito ang hinahanap ng mga gustong matuto na manggamot. No, mga gustong matuto sa pag-aaral ng spiritual. Nandito yung mga hinahanap ninyong mga luna sa anumang uri ng karamdaman, barang at kulam, at material na karamdaman. So ito rin yung isa sa mga aklat na ginagamit ko para sa aking panggagamot. So, ito yung mas mainam na gamitin ninyo kapag kayo ay gusto ninyong matuto ng espiritual na gamutan. Kaya, sa mga gustong matutong manggamot, ito yung aklat na isinasangguni ko sa inyo na mas mabisang gamitin para sa gamutan, lalong-lalo na dun sa mga nag-uumpisa. So, ito ay available sa atin. Sa lahat ng gustong mag-order nito, ay pwede kayong mag-order. So, pwede ko kayong bigyan ng mga CP ng kapaliwanagan at ilang mga orasyon na magagamit ninyo sa pag-spiritual.
o kaya sa lilim na gamutan. Ngayon, gamit ko itong isang cellphone, dito ako magta-type na ayun, si Bro Ilim nanonood din. Magandang gabi kay Bro Ilim, kay Loyola Rose. Shoutout na rin sa inyo at kay Bungo Milky Pastor. So yun, shoutout sa lahat na nanonood sa atin, sa ating lahat-lahat ng mga followers at mga viewers. At sa maging sa lahat ng nanonood pa sa atin. So ito yung mga pamamaraan kung paano ninyo magagamit itong aklat ng Espiritu Medica. So ito ay may kakulangan na dinagdagan ko yung mga pagkukulang sa kanya na yung mga kulang sa dasal nito nung napunta sa akin to ay kulang na kulang talaga. So, dahil siya ay hindi natin pwedeng i-release o ilabas ng ganun-ganun na lang, ay kailangan ito ay kumpleto. So, sa pagdarasal nito, ay kailangan alam nyo rin kung paano babanggitin. Kasi meron ditong 5 vocalist na tinatawag. May 5 vocalist na tinatawag dito sa kanyang dasal o sa kanyang devotion. Na ang spelling ay A-E-O-U-I. So 5 vocalist to. Medyo mahirap dito pagdating sa pagbigkas nito. So, ayun, mamaya babanggitin ko kung paano yung pagbigkas. Para meron kayong babalikan, ano, babalik sa lahat ng mga mag-order ng ganitong uri ng, makapal din naman siya. Makapal din. So, sa lahat ng gustong manggamot sa kanilang sarili, sa inyong mahal sa buhay, sa inyong mga kaibigan, kung kayo ay walang mga manggagamot dyan sa lugar ninyo, so, ito yung way. Itong aklat na to kung paano kayo magsisimula step by step sa panggagamot. Nandito lahat ng mga pangangailangan ninyo. So, meron ako ibang mga ipagkakaloob kung hindi sa hindi mga kukuha ng libro. So, meron tayong ipagkakaloob sa inyo na mga ilang bahagi ng mga orasyon. Ayan, medyo nagbabasa-basa ako kaya nauudlot-udlot yung paliwanag ko eh. So babanggitin ko dito yung pamamaraan ng pagdidebusyon kung paano ito gagana. Ang sabi dito, sa aklat ng Espiritu Medica, paunawa, ang banggit sa orasyon ay 3 pabulong o sa isip lamang uusalin. So, kailangan 3 ulit. Pero, sa pagdidebusyon, hindi po kailangan ng 3 ulit. Ang mga orasyon po ang tinutukoy dito, yung mga pamamaraan ng paggamit ng mga orasyon. Ito, babasahin ko ng malumanay para kung sakaling kayo ay o-order, hindi na kayo magtatanong sa akin kung paano babasahin. Susundan nyo na lang tong video na to habang binabasa ninyo, so meron ng kapaliwanagan. So, ganun lang po kasimple para maipaliwanag. Sa mga paalala lang, itong orasyon na to, ito ay orasyon ng poder at poder-debusyon ang tawag dito. Ito ay ginagawa sa mga lalaki ng 49 days at sa mga babae ay 48 days lamang. Pero ito ay dinadasal ng 49 days at magsisimula kang first Friday. Tandaan po natin, first Friday, hindi po last Friday. May mga nag-start ng last Friday pero hindi po maganda yun.
Kumbaga, latak na lang yung makukuha nyo dun. Sabi, sinasagawa bago matulog at pagkagising. Ibig sabihin, umaga at gabi. No? Gawin itong devotion ng 49 days or 7 linggo na walang liban. Magsimula ng Biyernes kapag na libanan ay mag-umpisa uli. Ibig sabihin, malibanan, lumaktaw ka, mag-umpisa ka uli. Sa simula, hanggang matapos ang pagdidebosyon, mas mainam na dasalin pa din itong debosyon kahit natapos na ang 49 days. 49 days upang mas maging mabisa ang mga orasyon sa nagagamitin sa panggagamot. So, yun lang po. Paalala lang po sa inyo na kahit natapos mo na 49 days, pwede kang magdasal pa rin. Continuous mo kahit lagpas ng 49 days o gusto mo Martes at Biyernes. Para mas maging mabisa ang daloy ng orasyon. So, ang unang nakalagay dito, tatlong ama namin, tatlong abaginong Maria, tatlong sumasampalataya, tatlong luwalhati. Isunod ito. So, Anima Christi, familiar naman kayo sa Anima Christi, laging nangunguna ang Anima Christi. Ang gagawin po ninyo, babalik ta rin po ninyo. Ito kasi yung nakasaad dito, na kailangan magdasal muna ng tatlong ama namin, tatlong abaginong Maria, tatlong sumasampalataya, tatlong luwalhati. So sa kapaliwanagan dyan, bakit kailangan mauna ang Anima Christi? Ano po ba ang tama sa tingin ninyo? Tatawag kagad kayo sa Diyos o maglilinis kayo ng inyong pagkakasala? So kailangan mapabanal muna ang ating sarili, malinis muna natin ang ating sarili bago tayo tumawag sa Diyos. No? Kaya kailangan unahin natin ang Anima Christi kasi ang Anima Christi ang paglilinis. So, yun yung makakapaglinis sa ating mga pagkakasala. Ito ay parang pag-ako, pag-amin, pananampalataya na ikaw ay napatawad na. So, yun ang ibig sabihin ng Anima Christi. At ito ang itinuro ng ating Panginoong Hesukristo na dasalin natin kapag tayo ay lubos na nagkasala. So, ang kauna-unahan ay Anima Christi. So, tsaka nyo, after nyo maglinis, then kahit-kahit, ako na lang ang nag-additional ng Anima Christi dito. So, wala talaga siyang Anima Christi. Bakit kailangan ng Anima Christi? Kagaya nga po na sinabi ko, para mas katanggap-tanggap ang ating panalangin, so, kailangan po nating maglinis. Kaya lang baliktad yung nailagay ko, tatlong ama namin. Kasi sa dati nito, wala naman, nakalagay lang sa dati, tatlong ama namin, tatlong abaginong Maria, tatlong sumasampalaya, sumasampalataya at tatlong luwalhati. Pero sa bilang sa nag-spiritual, dahil matik na yan, no? Kailangan natin maglinis ng ating pagkakasala, kaya inilagay ko na ito. So ito yung uunahin natin. Ang pagbasa o pagbanggit sa Anima Christi, Anima Christi, Sanctissima, Sanctificami Corpus Christi, Sacratissimum Salvami, Sanguis Christi, Pretiosesemi, Enebrami, Agualateris Christi, Purissima Mondami, Sodor Bultus Christi, Bertus Semi, Sanami, Pasio Christi, Pissima, Comportami. O Bone Jesus, Custodumi, Intravulnera, Tuabs, Condimi. Non permitas mi separare ate a vosti maligno, dependimi. In hora mortis miae, in hora mortis, vocami, hubimi, veneri, ati. Et ponemi, Buxtate, ut cum angeles, et arcangeles tuis laudim tipir, infinitas, sa iculas, sa iculorum. Amen. So, ang nakalagay dito ay amen, pero ang ginagamit ko po ay aum, pagka sa amen. No? Pwede nyo yung gamitin ng aum. Ang amen at aum, ang ibig sabihin po niyan, sumasampalataya kayo. No? O naniniwala kayo, o nananalig kayo. Yun po ang ibig sabihin ng amen. Anima Christi, Anima Dominus Deus Sabaoth Christi Jesus, 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 Corpus Christi atum picatum igusum Jerusalem Barsedet, Lababami, Salvami. Tapos din, isusunod nyo po yung kait-kait. To paglilinis din po itong kait-kait. Kait-kait, Deum Deum igusum Sisak Manisi, Tisak, Lisak, Magnisi, Tisak, Yahu, Hahu, Haum. So medyo mahirap po banggitin to kasi gumamit po siya ng gumamit siya ng parang sekretong salita
ang tamang pagbanggit po dito sa binasa ko kanina, Yahuwah Hu Haum. So yun po yung pinakatamang pagbanggit. Spiritum Sanctum Metam. Ito po yung guide ninyo kung paano nyo babasahin ng kahit-kahit. Benedictum Igusum, Spiritum Gratiam Sanctum Mei Meam Dios Mioram Dios Morum. Mikumbinit Igusum, por titulo suspendido iglus, igulis, 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 debit pake madurabit Deum Pater Bonum Regsit. Igusum Gabinet Deum, Spiritum Sanctum Metam Benedictum Igusum Mecam Virgum Gratiam Sanctum Mioram Mikumbinit Igusum. Matam Ave Maria mikumbinit igusum makam koip koap koyap sekot deus anima sola. So ito po yung pagbanggit. Then susunod po yung ikatlo, Beni Sancte Spiritus Yahuhahuhaum Repletorum Corda Pedelium et tue amoris in Es ignim accende Beni Sancti Spiritus et emeti coelitus et emeti coelitus lucis tuae radium Beni Pater pauperium. Sensya na, maliliit ito, tapos maliliit na at dikit-dikit. Sana tayo? Sa pauper room. Yun. Beni, ulitin ko lang ha. Et emeti quelitus lucis tuae radium. Beni pater pauper room. Beni dator monirum. Beni lumen ko Cordium Consolator Optime Dulcis Suspis Animae Dulce Refrigerium In Laborte Requies In Estu Temperes In Pleta Solatium. Alway, may ilaw ba dyan? Pero nga ng ilaw. Medyo malabok na eh. Replecordis In Tima Turum Pedelium Senito o nomini nihil esti en homini nil esti enosium labakod esti sordidum regakod es aridum sanakod esti saoctium plecti kuod esti rigidum pobi kuod esti prigidum regi kuod esti dibium de datu es pedelibus ente confidentibus sacrum Septenarum, da virtutis meritum, da salutis exitum. Da perene gaudium, amen. Alleluia. Yung ikaapat, Dios Espiritu Santo Esquilsus miuram potens en superatus tetragrammaton ni pecas rusor nomen verbum santificator. Ihoba locol Locolentus. Kung paano ko po binanggit ha, hindi ko po binabanggit kasi yung letter J kapag binabasa ko ang Jehovah. Kasi ang tamang pagbanggit po niyan, kung hindi, kasi ang binabasa po natin, Latin, hindi po English. Kasi pag English, gagamit ka ng J, Jehovah. Pero kapag ka Hebreo o Aramaic, hindi po sila nagamit ng J. Kuminsan ang J ay nagiging I, kagaya ng Esus, then ang Jehovah sa kanila ay Ioba. So, ganun po. Kasi ang binabasa natin po ay Latin, hindi naman tayo Tagalog o English, kaya hindi po tayo gagamit ng J. So, Ihoba, Locolentus, Emperentas, Prodigiosus, Omnipotens, Mundi. Potensal si Potens. Ika-anim, Adonai, Arcus, Agiratus, Atanatus, Abba, Animator, Abjas, Animaicure, Altipotens, Kyrie Ellison. Ika-pito, Jesus. So, ang banggit ko po ay Jesus, Jesus din po talaga ang nakasulat dito. Ewan ko kung makita nyo. Sa number 7, yung unang-una,
malabo, no, kasi sobrang liliit. Isus, I-E-S-U-S. Isus po talaga ang basa dyan. So, hindi po kasi sila ganong gumagamit ng letter J, no? Yung J nila, ginagawa nilang H o kaya naman I. So, number 7, Isus, Berbigena, Emmanuel, Alpas, Mesias, Rabbi, Salvator, Agnus. So, yung binabanggit po dito mga pangalan ng Diyos. Diyos Ama at Diyos Anak. So, karugtong pala nun, humiwalay, Agnus, ang karugtong ay nandito sa isang page, Dei. So, Agnus Dei po yung binabanggit. Number 8, Adorator, Pistum Dominum Onoversum Deum Orgum Matum. Number 9, Akdudum Gobernatum Nazarenum Onoversum Sumikam Dirit Ercam Ignum. Number 10, Agnus Dei Ketulis Picata Mundi Miserere Nobis. Agnus Dei Ketulis Picata Mundi Miserere Nobis. Agnus Dei Ketulis Picata Mundi Dona Nobis Pakim. Number 11, Sangta ni Masula, sulong liwanag ng Diyos Ama, ilaw ng tatlong persona, ako po ay lukuban mo ng malabay na napakpak mo ng awa mo put saklolo. Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis. So ito yung tatlong persona na binabanggit. Miserere Nobis, Dios Animas Sola, Kurmak, Urmak, Aurmak, Adeus Animas Sola, Imae Bae Makte, Ia Eyi, Ia Eyok, Ia Mae, Sancte Pater Oltap Rex Mundrum. Number 12, Anima Sancta Anima Sula, Anima Sancta Lumayos, Anima Sancta Brosabat, Anima Sancta Brosabator, Anima Sancta Bro Adonai. Number 13, Auk Ium Baum. So may kita po ninyo letter yun yung nandito, no? Kasi may halo po itong cinco vocalis. Yung baum, U-A-U-M. Pero ang basa doon ay baum. Kasi gumagamit po kasi ito ng mga sekreto. Aok terakterim sitimitis tisimisit misimisim per omnia sang tisiman nomina el elili milono el reye manuel sabaut soter tetragramaton agla agios oteus eteros atanatos eleison igmas ihoba iko adonai sadai omonsion alpha et omega septebe propitius clemenis et salos et librete nornos nod ioba. So ito po ay ioba. I ang spelling ko ng ioba rito ay e-i-o-u-a. Kaya sinasabi ko sa inyo, nililihim yan. Kapag binasa po ninyo to, ginawa yung U ay W, ginawa yung W. So, hindi po angkop. Kaya, ang basa, kung ang spelling ay letter E, letter I, letter O, letter U, letter A, ang tamang pagbanggit po dyan ay I-Yoba. Yung U ay papalitan nyo ng victory. Hindi po ninyo pwedeng gawing W. Kasi yung letter U, pinapalitan ng W, o pinapalitan ng victory. Depende po yan sa pagbaybay kung ano ang lalabas na tunog. Ngayon, kapag ka sa paggamit ng mga letra, ng pagpapalit-palit ay hindi sumakto, gagawin mo siyang victory. No? Kapag hindi pa rin sa sumakto, halimbawa sa Yahweh. Sa Yahweh kasi kung minsan nililigaw, ginagawang yung we, ginagamitan ng U at I. Kaya, yung spelling naman niya sa 5 vocalists, ito yung Yahweh. Letter I, letter A, letter U, then E. I, tsaka E. Ulitin ko, letter I, letter A, letter U, then letter I, letter E. So, 5. Sa 5 vocalists, ang basa dyan ay Yahweh. Kasi yung letter U, gagawin mo siyang W, no? Papalitan mo. Kapag ganun, sa 5 vocalists kasi laging 5-5 letra yan. So, kailangan, kayo ang bahalang magpalit kung paano sumakto. Hindi naman pwedeng yaba ang magiging yabe. Hindi pwedeng magiging yabe. Kapag victory yung pinalit mo doon sa letter U, magiging yabe ang basa nun. Pero pagka yung letter U, pinalitan mo ng W, angkop yung pagbasa, Yahweh. Yung po yung mga sikreto niya, no? Naglalaro. So,
Yan yung mga sekreto ng 5 vocalist. At 5 vocalist po talaga napakahirap aralin. Kaya yung iba nagkanta pilipit yung dila. Kahit ako po, minsan nahihirapan din, no? Wala naman po kasing, ano, kailangan bago mo dasalin, basahin mo muna. Sanayin mo muna yung sarili mo kung paano mo babasahin. So, nasa na ba tayo? Saan na tayo kanina? Hindi. Dito tayo sa ano, Nornosnod Ioba. Yung Ioba dito, no, E-I-O-U-A. E-I-O-U-A na ang ibig sabihin ay Ioba. Kasi papalitan mo yung U ng victory. Kaya Ioba. So, yun yung tamang pagbaybay. Then, yung kasunod, Galgap Nanigal, Galap Nanigan, Galpaganigan, Galpanaligan, Aok Gumak, Aok is Gumao, Aok Behey Hey Hitma. Ito na po yung mahirap. A-E-U-I-A. So, paano nyo babasahin yan? A-E-U-I-A. So, di ba parang ang hirap banggitin? Tapos yung kasunod niya, A-E-O-U-I. So, ang basa po nito ay victory yung papalitan nyo sa una. Aibeya, Ayobe. So, Aibeya, Ayobe, Obeya. So, yun po yung tamang pagbanggit. Ulitin ko, Aibeya, Ayobe, Obeya. Kasi, ano po yan, puro victory yung palit ninyo. Hindi po pwedeng magiging yung O-U-I-E-A, hindi po siya pwedeng gawing O-E. Wala pong ganun na binabanggit. Kasi yung Obeya, ang meaning po ng Obeya, may tatanggalin po dyan. May pinakasikreto yung Obeya ang binabanggit na yan. Ito, ilabas ko na po yung sikreto. Hindi ko dapat to ilabas yung sikreto na to, kaya lang yung pinakahuling binanggit po ito, ah. Basahin nyo po pabalik o kaya itapat nyo sa salamin kasi wala pong mirror tong cellphone ko. So, yan po yung binanggit kong tama ba yung sulat ko? So, ito, tama. Itong letter U, papalitan nyo yan ng victory. Pero kung babanggitin nyo talaga yung normal, okay lang banggitin nyo. Pero kung babasagin pa ninyo to, mas magaling kung babasagin ninyo. Magtatanggal naman kayo kung babasagin nyo. May kita nyo, ginuhitan ko, tinanggal ko yung letter U at letter E. Ang matitira po ay Oya. Ang basa po dyan ay Oya. Yan po yung pinakalihim niyan. Ngayon kung babasagin ninyo, kailangan basagin nyo rin yung sa harapan. Yung Aibeya, may basag yun. Yung Aiobe, tsaka Aibeya. No? Una, Aibeya, Aiobe, Obeya. Kailangan dediretso-diretso basag yun. Yung Aibeya, may basag yun. Pag binasag nyo to, pero kung gusto nyo shortcut, Oya, yung babanggitin ninyo. Kasi may babaklasin kayo dyan eh. So, napakadaming hirap po talaga kapag ka-5 vocalist. Ang daming nahirap at halos mabaliw-baliw ang pag-iisip. Pag 5 vocalist, hindi na malaman ang gagawin. So, ang meaning nito nung Oya ay Oteus Estirus. Oteus Estirus Atanatus. So, yun yung po yung meaning ng Oya. Yan po yung mga secret words na nakalagay dun sa 5 vocalist na hindi alam o hindi pinapaliwanag, no? Bawal na bawal pong ipaliwanag yan, pero lumabag man ako, alam naman ng kaitaasan na iyan ay for knowledge only, no? Sa pangkaturuan, para sa mga nahihirapan. Yun lamang po ang alam, naintindihan naman ng kaitaasan yan, na kung iyan man ay basagin ko, ilitaw ko yung sekreto, iyan po ay
may dahilan, may purpose po. Nga ang masama lang nun, kung daldal ako ng daldal, halimbawa walang dahilan, nagyayabangan lang sa inuman na ito ang basag niyan, alam ko basag niyan, yun po yung bawal. Pero ito dahil naman ito ay katuroan para maraming natututo at nalalaman ninyo yung tamang pagbanggit, tamang pagbigkas, iyon po ay hindi bawal. So, iyon po yung devotion. Akala nyo lang napakahaba dahil napakarami, oh. Hindi po napakahaba yan. Kapag ka kayo ay nagdidibusyon na kayo, so, napakabilis lang. Wala pa nga po itong 10 minutes siguro kasi nasasanay na kayo sa pagbaybay o sa pagbanggit na nasanay na ang inyong dila o ang inyong isip. Kapag kayo ay nagdidibusyon, tuwing matatapos kayo sa dibusyon, ito po ang pinakasekreto sa lahat. After ninyong magdibusyon, yung last word na amen, halimbawa, nag-amen kayo. Kung wal dito, walang nakasulat na amen. Pero dapat nag-amen kayo. Amen. O kaya, aleluya, amen. Ganun. Aleluya, amen. Then, iip mo sa dibdib mo. Ibig sabihin, kinakarga mo sa katawan mo yung orasyon. Yung po yung pinakasekreto nun. Pero either na binabanggit mo yan, nasa isip mo yan, okay na yon. Pero kung nais po natin ng talagang kalihiman, dahil kalihiman naman itong binabanggit natin, ito po ay tama ninyong gagawin. So ayun, may mga nag-order na. So ito yung naisip kong i-content ngayon para sa mga hindi pa nakaka-order at gusto ng ganitong aklat sa lihim na karunungan kung paano manggamot ng material, spiritual, barang ulam o anuman yung uri ng sakit ng ulo, mga ubo, mga simple. Pati sa gamot sa mga TB, may orasyon dito. Yung TB na tuberculosis, yung po yung tinutukoy dito, binubulong yung sa tubig, ipapainumon mo sa may sakit. So, ang Espiritu Medica ay ang kanyang lihim, no? Ang Espiritu Medica. Ang lihim ng Espiritu Medica ay puro healing water. Karaniwan. Kaya, ito po ay nababagay po doon sa mga beginner. Kung kayo po ay mga beginner pa lang at tumutuklas pa lang kayo sa gamutan, pero kahit hindi po beginner, talagang ginagamit din ito. Kahit ako hanggang ngayon, gumagamit ako ng mga ilang bahagi ng orasyon dito upang mapagaling ang isang may sakit. Tandaan po natin, ang Espiritu Medica na aklat ay isang napakabisang aklat. So, itong aklat na to, dito nakapangalan ang pangalan ng isang grupo sa Cavite. Yun po yung kanilang pangalan, Espiritu Medica. Hindi ko alam kung bakit, kasi alam ko naman na maraming libro si La Arnie. Marami ding kaalaman si La Arnie at si Nomar Anabo. Kasi si La Arnie Castro, matagal ko ng tropa yan, no? Si La Arnie, magmula pa lang sa Hunter, hanggang magkakasama kami niyang mga yan. So, iyon ay alam ko na meron silang mga sariling mga aklat, may mga sarili silang mga orasyon. Pero, kabilang sila dati sa Hunter, magkakatropa kami ron, sanggan dikit. Kaya hanggang ngayon ay magkakatropa pa rin kami ng mga yan. Hindi ko lang alam kung Espiritu Medica ang ginagamit nila sa panggagamot. Pero alam ko marami, baka chapsoy din ang ginagamit nila. Ako, ang ginagamit ko po talaga, chapsoy. Halo-halo. Kung tawagin namin chapsoy, halo-halo. Okay lang na gumamit kayo ng halo-halong orasyon, wag lang halo-halong aral. Kasi pag halo-halong aral, ang ginamit po ninyo, eh hindi na po maganda yan. Yung tinatawag po namin halo-halong aral, o chapsoy, walang iisang libro. So, alimbawa, sa isang libro, tinype nyo sa computer yung mga orasyon na binibigay ko. Lahat, galing nga sa iba't ibang libro, di ba? Yung mga orasyon na binibigay ko sa inyo. Pinagsama nyo lahat yan, tinype nyo sa computer at ginawa nyo yung libro, ang tawag po namin dyan, chapsoy. Hindi po wasto yun. So, ang tama lang dyan, isulat mo sa notebook. Huwag mong gagawing libro. Kasi kapag ginawa mo yung libro dyan, medyo may mga iba po kasing may mga hindi lahat ng healer.
pare-pareho. Merong mga matataasang standard, matataasang ego. Ngayon, pag nakita na yun yung libro mo, medyo tatawa-tawa yung mga yan. Pero, either na hindi naman maganda, no? Hayaan na lang natin sila. Kung gusto nyo, ganyan ang gagawin nyo. Pero, ang tawag po talaga dyan namin ay chapsul. Kapag yan ay pinaghalo-halo nyo. Kailangan, pagka Espiritu Medica, isang aklat lang din ang Espiritu Medica. Aklat ng Sator, aklat din ng Sator. Pero kung isusulat mo lang sa aklat yan, yung mga pinamimigay ko na orasyon at ginagamit ninyo, wala pong problema dun. Kung isusulat nyo sa notebook, gagamitin nyo sa pangangailangan, wala pong problema dun. So ito, umpisa ko na mag-type. Ito po, hindi ko na itatype o hindi ko na pipicturan yung devotion. Kasi napakahaba po nito, mga idol. May hirapan po tayo. Itong mga orasyon na ibibigay ko na nanggaling dito, sa mga kumuha ng libro at kukuha pa lang, huwag nyo nang kopya eh, kasi magkakaroon din naman kayo ng CP eh, kung gusto, kung ano eh. Pero kung hindi naman kukuha, okay lang na kopyahin ninyo. So, dito na tayo, direkta na tayo sa gamutan. Marami po kasing ano to eh, maraming mga, tinatawag natin, maraming mga pasimula, may mga, ano-ano pa eh, may mga, paano-ano pa siya. Katanungan, kung katanungan, halimbawa, wala kang libro nito, wala kang devotion nito, gagana po ba? Inunahan ko na kayo sa katanungan nyo in advance lang. Gagana po ba? Tandaan po natin yung binigay kong sikreto sa inyo palagi. Bakit mayroong galit? May nakikita akong emoji na galit. Inaano ka, Brad? Bakit galit ka? Brad o ma'am? No, kung ayaw nyo manood sa video, kung ayaw nyo manood dito sa live streaming, kasi ito ay usaping espiritual. No, sa mga lahat ng nagpapalo sa akin, ibig sabihin naniniwala sa espiritual. Ngayon, kung ito ay dumaan sa inyong nakita na panood ninyo, senior ito ng friend ko, follower ko sa Facebook, nakita ninyo, ayaw nyo ng orasyon, tinuturing yung orasyon ay sa demonyo, eh wag na kayong manood. Hindi yung maglalagay pa kayo ng emoji dyan na galit. Bakit kayo galit? Inaano kayo? No? So, dito walang pilitan. Ito ay katuruan sa mga taong gusto lamang. Katuruan sa mga taong naniniwala lamang. Kung hindi ka naniniwala, bahala ka sa buhay mo. Lumayas ka sa live. Hindi yung mag-emoji-emoji ng galit. Eh, wala naman tayong ginagawa dito. Eh, kung hanapin ko kaya yung emoji mo, na nagagalit ka, ako kaya magalit sa'yo. Oh. Baka sa tingin mo, nandito lang ako sa live, wala akong magagawa kapag ako nagalit sa'yo. Huwag ganun. Kung ayaw manood, huwag manood. Hindi naman kayo pinipilit eh. Ito ay katuruan lamang doon sa mga taong naniniwala sa espiritual. Sa mga taong gusto nila na matulungan yung kanilang mga sarili, kanilang mga kaibigan, kanilang mga mahal sa buhay. Kung in case of emergency, halimbawa, may nanuno sa mga naniniwala sa mga nuno. Kung hindi naniniwala sa mga nanuno o na matanda, o huwag kayo manood ng live streaming. Ganun lang po kasimple yun. Ganun lang, no? Para wala po tayong, mamaya, bugahan kita dyan eh. Para malaman mo kung totoo o hindi, baka maghanap ka ng albularyo. So, ganun lang po yun. Hindi po ako naghahamon. Sinasabi ko lang yung totoo. Sa mga hindi naniniwala, no, wag na pong mag-stay dito. Kasi unang-una, hindi nyo po maiintindihan. Pangalawa, iisipin nyo, mga baliw kami ng mga naniniwala sa mga engkanto, mga impacto o anuman. Ngayon, kung pag-iisip nyo kami ay mga baliw, eh kami-kami na lang mga baliw sa isip ninyo ang magsasama-sama o magkakaintindihan. Hindi naman po kayo pinipilit tapos mag-send kayo ng emoji, galit. Eh inaano po ba kayo? Mamaya hanapin ko dyan kung sino yung nag-send ng emoji. Matauhang ka. So ganun, tuloyin na po tayo mga idol. Ang mga orasyong ito ay magagamit sa pagpapaalis ng masamang espiritu sa tao. Medyo mahirap na po ito. Nasasaniban ng exorcism, so hindi pa bagay sa inyong gamitin. So mas mainam na mabasa po ninyo ito kapag kayo ay may aklat na para meron kayong kasanayan na tinatawag.
So dito na tayo sa, hanap tayo dito ng medyo mga mabababa lang. Yung mga magagamit nyo po kaagad in case of emergency. May nagsend na naman ng emojing galit. Andali lang ah. Wait ka lang. Okay, screenshot. Pasensyahan. Mamaya, bibigyan kita ng oras pagkatapos ko magpaliwanag dito, ha? Bibigyan kita ng oras. Naka-screenshot na yung account mo. Bibigyan kita ng oras. So, ito yung sinasabi kong gamot sa sakit sa baga. Ah, busy daw si Drachir. Sabi ni, mapagpalang araw, Commander Leon. Tagal ko nandi nakapanood ng live mo. Busy kasi si Drachir. Si Drachir pala to. So, ito mga idol, kung ang tao ay may sakit sa baga, ganito po ang inyong paraan na gagawin. Sabi dito, ito ay isusulat. Ah, ito ay uusalin at iihip. Maliliit. Medyo mahirap basahin. Ito ay uusalin at iihip sa tubig na ipaiinom at sa langis na ipangihilot. Mas bumibisa ang mga gamot kung ito ay usalin ng orasyon. At ito ay usalin ng orasyon 3 beses. Ang orasyon po, ito ay tatype ko. Lalagay ko po dito ay automatic na no pagka isinulat ko. Kapag tinype ko dito, automatic na po. 3 times nyo pong uusalin sa isip, then ibubuga nyo sa tubig. No, sa tubig na ipaiinom sa may sakit. O kaya naman, ibubuga ninyo doon sa gamot. Yung gamot na, halimbawa, gamot sa tabletas sa sakit sa baga. Dadasalan nyo yung gamot sa sakit sa baga, then dasalan nyo yung tubig, at ipainom nyo dun sa may sakit. Ito po yung orasyon na inyong uusalin. Hindi, baka magkamali ako eh. Mabukam. Yung nag-comment dyan na nanggugulo lang yun, hindi po nanggugulo yun. Alagad po ni Satanas yun. Kasi, alam nyo kung bakit alagad ni Satanas yan. Ang topic po natin dito, lihim na karunungan ng gamutan. So, kaya yan nanggugulo, ayaw niya na yung ipinagkakaloob na sakit ng kanyang among si Taneng na may sungay, ay maalis yung sakit. Kaya siya nanggugulo, kasi amo niya si Taneng. No, kaya alagad ni Satanas yung mga yan, kaya walang mga magawa. Yun po yung totoo dyan. Bakit yan ang gugulo? O kaya naman, naiinggit. Dalawa lang yan, kung hindi yan alagad ni Taneng, yan ay naiinggit. Ganun lang po kasimple yun. So, ito na mga idol, lalagyan ko ng 3 times. Sa huli. Para hindi po kayo malito. Ayan, sinend ko na. So, ganito po ang tamang pagbanggit dyan o pagbasa. Am, mabukam, heksarak, umalay, espirito, deus, pater. So, yan po ay 3 ulit nyong babasahin at ibubuga nyo sa tubig upang ipainom sa taong may sakit. Sabi ni Jojo Garete, walang magawa sa buhay.
manggulo, pag-inggit, ano, pa-inggit lang yun. Ganun po talaga, kapag ang mga tao ay mga alagad ni taning, isipin mo kung anong dahilan, bakit sila dito magsesend ng emoji na galit. Bakit sila nagagalit? Isa lang po yung dahilan yan. Ito ay katuruan para sa mga orasyon na makagagamot sa anumang uri ng karamdaman, sa mga sakit, no? Kaya sila nagagalit para hindi gumaling yung isang tao. Halimbawa, nakulam. Oh. Eh, bakit sila magagalit? Simple lang yan. Yan yung mga alagad ni Satanas kung bakit sila nagagalit. So, ganun lang po yung kasimple. Direktaan, no? Real talk na. Kaya yan, mga galit na galit para hindi gumaling yung isang tao. Taong walang sariling bait, di marunong magpakumbaba. Sabi ni Ronald Romero. So, ganun po talaga ang tao kapag ka walang magawa. Commander Leon, bakit po yung debosyon ng waksin may satam? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ano po ba ang ibig sabihin ng satam? Mga idol. Yung debosyon daw ng waksin ay merong satam. Ano po ba ang ibig sabihin ng salitang satam? At bakit po ninyo dinidebosyon yung waksin? Ano po ba at bakit alam ninyo na merong satam yung debosyon ng waksin? Simple lang po 'yan mga idol, ano? Ibig sabihin dinidebosyon ninyo. Alam po ba ninyo ang espiritu waksin ay pangkalupaan? Wait lang mga idol, ha. Ano po ba ang ibig sabihin ng salitang satam sa salitang Latin? So, kung ang tanong mo, bakit doon sa orasyon ng Latin, sabi ko po sa inyo mga idol, kahit na ako ay napakaraming libro, kung nag-aaral man ako ng Aramaic, lahat ng mga lingwahe ay hindi ko po kabisado. Kung iyan ay salitang Aramaic, medyo halos ilan-ilan letra na lang ang hindi ko kayang i-translate sa Tagalog. Pero kapag ka mga Hebreo, Greek, medyo hirap pa ako dyan. So pag nahihirapan ako, meron akong hindi naintindihan, at sa tingin ko ito ay sa pakiramdam ko, sama-sama, gumamit po kayo ng Google Translator. I-type nyo doon Google Translator, English, Tagalog. Then pag nakapasok na kayo doon sa Google Translator, palitan nyo yung words ng Latin. Ang lalabas po dyan, ang sa tingin ko kung bakit ikaw nagtatanong na bakit sa debosyon ng waksim ay merong salitang satam. Ang ibig sabihin ba ng satam ay satan? Siguro yun yung idea mo, no, sa tingin ko sa'yo. So kapag hindi nyo naiintindihan, ang gagawin nyo lang, itatype nyo sa Google Translator yung salitang Latin. So nakalagay dito Latin, Filipino. So kanina, English, Pilipino yung nakalagay. Pinalitan ko ng Latin, Pilipino. So then, nung Latin na siya, tinype ko yung words na sa TAM, ang lumabas ay nasiyahan. Kita po? Ang nakalagay, nasiyahan. So, ibig sabihin, ng sa TAM ay nasiyahan. No? So, wala kang dapat ipagkabahala dyan. Ngayon, kung tatanungin mo ko, ano ba yung ibig sabihin ng sinabi ko kanina tungkol sa espiritu waksin? Ako, sa totoo lang po, hindi po ako gumagamit ng espiritu waksin. Kahit na alam kong ito ay napakalakas na pang-kombati sa gamutan. Kasi unang-una, si espiritu waksin ay Diyos ng karagatan. Sa Griego, kapag ito ay
Hinanap mo. Sino ba yung Diyos ng karagatan? Hinanap mo sa Griego. Sa Griego, sa Greek, ang Diyos ng ng dagat ay si Poseidon. So kung siya si Poseidon, at sa dito naman sa atin, ang tawag sa kanya ay Waxin, kung Diyos ng karagatan siya, di mas may Diyos lang siya ng karagatan. Ibig sabihin, mas may malakas pa sa kanya. Meron pa, si Zeus. Si Zeus naman, si Atardar, dito sa atin. Naituro ko na po ito. Ngayon, kung si Zeus ang pinakamalakas sa gods of Greek, mas may malakas pa kay Zeus. Kaya hindi po ako gumagamit ng, ano eh, ng Waxim eh. Kasi si Waxim po, hindi binyagan. So sana maintindihan nyo po, no, hindi siya binyagan. Si Infinito di Diyos, binyagan si Infinito di Diyos. Pero sa Espiritu Waxim, hindi. No? Ibig sabihin, pag hindi binyagan, inkanto. Nag-gets na po ba? So, iyon po ibig sabihin nun. Inkanto pag hindi binyagan. Katulad ni Infinito di Diyos, nang siya ay hindi pa binibinyagan, ang tawag sa kanya ay Inkanto di Diyos. Siya po ang Diyos ng lahat ng mga inkanto. Inkanto di Diyos. Kaya kapag ka may gamit kang medalyon ng Infinito di Diyos, noon nakakita na ako ng ano, hindi pa ako nagkakaroon. Naghahanap po ako ng medalyon ng Inkanto di Diyos. Sa ngayon ha, wala na po kasi yung ano niya, wala na yung hulmahan niya. So naghahanap ako sa ngayon ng tunay na medalyon ng Inkanto di Diyos. Ang karamihan po ninyo, no? Ang karamihan po sa ngayon ay Infinito di Diyos. Binyaga na. So pwede nyong gamitin yung Infinito di Diyos. Pwede rin naman waksin kung gusto niyo yung waksin. Pero sa explanation, no? Explanation. Hindi ko po kayo pinipigilan, mga idol, no? Mga kapaniwala natin sa spiritual. Hindi ko po kayo pinipigilan gumamit ng spiritual waksin kung gusto ninyo. Kasi iyan po ay choice nyo, iyan ay sarili nyo. Ako ay gabay lamang at kapaliwanagan dun sa mga hindi ninyo naiintindihan. So, ganun po yun, mga idol. Ngayon, iginaguide ko lang kayo, so may mga katanungan kayo dito. Ano ibig sabihin ng Satam? Medyo, pag sinabing Satam, S-A-T-A-M, medyo, aba, baka nilihil yung salita, yung N, pinalitan ng M, magiging Satan. So, hindi po ganun. May mga words po kasi na ano eh, na nahahawig sa salita ng English o Tagalog, pero iba po ang kahulugan. So ngayon, ang kapaliwanagan ng salitang Satam sa debosyon ng Espiritu Waxim ay nasiyahan. So iyon po ang ibig sabihin, nasisiyahan o naligayahan o natuwa. So iyon po yung ibig sabihin ng Satam. So wala pong problema, walang iba diyan, walang iba kung ano man yung iniisip nyo. So gawin niyo kung ano sa tingin niyo na tama at hindi naman kayo makakalabag sa katuruan o kautusan ng ating Panginoong Diyos. So pero nga nung screenshot mo nung Kolokoy yung nag-post. So ayan mga idol, meron tayong i-real talk ngayong gabi. Pa-post-post pa eh. So, ayun po, no? Okay lang po ba sa devotion? Alin po yung okay sa devotion? Anong halo? Halo. So, yun po ang kapaliwanagan ko po dyan, no? Sa Espiritu Waxim, hindi po siya binyagan. Si Encanto di Diyos, nabinyagan sa bagong pangalan na Infinito di Diyos. So mas okay gamitin 'to kasi binyagan. Si Espiritu Waxim nananatili pa rin siyang Inkanto. So hindi, pag sinabing Inkanto kaliwa ba, hindi naman po ganoon. Hindi naman ibig sabihin ganoon. Hindi lang binyagan. So ibig sabihin makalupang kaganapan o makalupang kapangyarihan. Kaya mas ina-advance ko rin yung sarili ko. No, inaaral ko din lahat sila. Isang kapaliwanagan din 'yun eh para ako naman ay kumbaga alam ko rin kung paano yung gagawin ko sa sarili ko, ano yung didebosyon ko. Kailangan bago kayo magdebosyon, hindi yung sa kwento lang na sinabi na ano, ay malakas 'yan. Oo nga, malakas ang Waxim. Alam po natin lahat 'yan.
Magaling yan sa gamutan, magaling yan sa kombati. Alam po natin yan lahat mga idol, na yung spiritual vaccine na yan, napakabisa niyan sa mga gamutan o anumang uri ng... Maging mga engkanto, takot dyan kapag kasuot mo yan. Pero mas kinakatakutan pa rin ang Infinito de Diyos. Kasi si Infinito de Diyos, nung siya po ay hindi pa Infinito de Diyos, sa aklat ng lihim na karunungan, sa kapaliwanagan ng kanyang kasaysayan, ang kasaysayan ng Infinito de Diyos, dati siyang engkanto na napakalupit sa mga nagkakasalang engkanto. So siya po ay namamarusa sa mga engkanto na nananalbahe sa mga tao. So ngayon, kinagiliwan siya ng Diyos na kaitas-taasan. Kinagiliwan po siya. Kung tawagin nila ito ay si Apo, yung Diyos na kaitas-taasan na yun. No, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang tawag nila dito ay si Apo. Ngayon, itong si Apo, natuwa siya sa ginagawa ni Infinito de Diyos dahil mabait siya at hindi siya namamarusa ng tao. Talagang kapag nagkamali ang mga engkanto na marusa ng tao, nagagalit siya. So, ngayon, ang ginawa, si Infinito de Diyos, ay si Encanto de Diyos, ipinahuli. Pinahuli niya dito, ipinahuli niya, kaya nagtago yan sa Bato Omo. Then, nung nakita na siya, binasbasa ng kaitaasan sa bagong pangalan na Infinito de Diyos. So, ang ibig sabihin po ng Infinito ay Infinity, walang katapusan. Bakit po walang katapusan? Ang Infinity ay makikita nyo po ang code o sign ng Infinity maging sa Codex. Sa Codex, nung hinanap ko ang code ng Infinito de Diyos na simbolo ng kanyang pagiging Diyos, number 8 na nakahiga. So, number 8 na nakahiga yan. Ngayon, kapag number 8, may katapusan po ba, may dulo ba? Di ba wala? Paikot-ikot lang siya. At sa mga incheck, ang tinatawag nilang Infinito de Diyos ay Yen-Yang. Yan po yung pagkabata at pagtanda at pagkabata. So, yung ibig sabihin po ng yin-yang, yan ay bata at pagtanda at pagbata. Ibig sabihin po niyan ay walang katapusan. Kaya makikita ninyo yung yin-yang, parang number 8 yung isura niya. Kapag umiikot yan yung yin-yang na tinatawag, yan ay itim at puti, balance. Yung puti, merong itim na tuldok. At yung itim naman, meron puting tuldok. So, ibig sabihin, balance. So, ganyan po ang mundo. No? Lagi ko pong sinasabi sa inyo, ganyan ang mundo. Kung ang mga intik nga, naniniwala na ang mundo ay balance at ang tao ay balance. Masama at mabuti. Naagawa ka ng masama, naagawa ka ng mabuti. Then, sa mundo, may liwanag, may dilim. May masama din, may mabuti. Ganun din po sa tao. So, yung ibig sabihin po ng yin-yang, wala po yung katapusan. So, walang katapusan. Iyan po yung... Bakit napunta naman tayo sa India? Iyan pinag-uusapan natin dito, spirito vaccine. Hindi pwedeng ganun, Drachir, na sasabihin mo ang Satam ay sa India ay ibig sabihin ay devotees. Kasi hindi naman inaaral natin dito ay tungkol sa salita ng India. Ang inaaral natin dito, vaccine. Vaccine, iyan ay LNK. So, kung mag-i-India tayo dito... mas malalim na aral yon. Ngayon, kung aral ng India yung pag-uusapan natin, pwedeng dalawa na lang tayo mag-usap niyan. Kasi unang-una, kung India ang sasabihin mo sa akin na aral ng India, isa rin niya sa mga inaaral ko at isa rin sa aklat na nandito yan. Pero hindi ko ginaganap, inaaral ko lang. Kasi meron akong mga na gustong intindihin, no? Kaya hindi angkop na isasali natin dito yung India. Doon lang tayo sa tinanong mo kanina na waxing, bakit may Satam? No, yun sinagot ko na. Kasiyahan. Hindi tayo pwedeng lumayo. Dito lang tayo mag-focus sa ating sinasabi. Then, yun, tuloy natin. Yung Infinity, ibig sabihin walang katapusan. Yun po yung ibig sabihin ng Infinity. Kaya yung number 8 na nakatagilid na yan, yan yung ibig sabihin ng balance. So, sa mga incheck naman, medyo iba yung kapaliwanagan sa mga incheck, pero Infinity din yung tinatawag na yon na yin-yang. Yung yin-yang kasi, ibig sabihin ng walang katapusan sa kanila, iyan po ay reincarnation. No, nung inaral ko yan, yung ano ng incheck, na sabi ko related ang Infinity dito, ah, medyo related. So, inintindi ko yung aral kung paano mai-apply ang yin-yang sa Infinity. Nung tinignan ko siya, yung yin-yang ay balanse at ibig sabihin na ng pag-ikot niyan, pag umikot daw ang yin-yang,
Nakakagawa, ang ibig sabihin niya ng tao, kaya yun umiikot, nakakagawa ng mabuti, nakakagawa ng masama. Dahil sa reincarnation, ang kanilang explanation, malinaw na explanation sa reincarnation, tayo daw ay galing sa pagkabata, tumatanda, namamatay, at nagiging bata ulit. So, reincarnate. Kaya ang ibig sabihin nun, tumatanda, bumabata, tumatanda, bumabata, tumatanda, bumabata. Ibig sabihin, sinisilang namamatay, sinisilang namamatay, sinisilang namamatay. So, yun po ang ibig sabihin ng infinity ng yin-yang sa mga Chinese. So, depende po yun sa klase ng explanation. May mga aklat na ganun ng explanation sa mga Chinese, sa kapaliwanagan ng mga Chinese. Meron naman tinatawag na balance. Bukod naman yung aklat dun sa reincarnation. Pero yin-yang pa rin yung tinutukoy. Dalawang aklat yun. Na tinignan ko, medyo tugma doon sa infinity. Kasi yung infinity, ang ibig sabihin, walang katapusan. So, masasabi natin na iyan ay reincarnation. Then, yung dalawang bilog na yun, yun din yung sumasagisag doon sa yin-yang na balanse. Na gumagawa ng mabuti at gumagawa ng masama. Kaya ang ikot niya, pakaliwa, pakanan, pakaliwa, pakanan, pakaliwa, pakanan. Then, yun din yung kapaliwanagan ng pagtanda at pagbata. So, angkop na angkop, yung paliwanag doon sa infinity na sinasabing walang katapusan. So, yun po yung ibig sabihin ng infinity o infinito di Diyos. Ngayon, sa infinity di Diyos naman, kung bakit siya tinawag na infinity, walang katapusan o walang hanggang kapangyarihan. Yun po yung tinutukoy sa infinity. Sa infinito di Diyos. So, ayun, mga idol, ang pangalan po, ito ay sub-follower ko. No? Follower ko to, di ko alam kung bakit ako pinalo. Siguro, baliw. No, ang pangalan ay Raiden Nolasco. No, shoutout sa'yo, Raiden Nolasco. Marami dyan, Maestro, Commander Leon, at iba-iba pa kung susuriin naman ay lumuluhod sa ribulto at sa tanso. Kahoy na gawa ng tao. Tinatawag ang Diyos, pero ano ang ginagawa nila? Lumuluhod sa ribulto, sa tanso. Iyan ba ang tamang paraan, ang tunay? Hindi ganyan ang ginagawa at pag-aaral sa lahat ng membro. Dapat magturo kayo ng tama sa lahat, hindi kamalian. So, iyan yung sabi ni Raiden Nolasco. Ngayon, nagtataka ako. Nag-like siya, sarili niya. Ayan, oh, pinusuan pa niya. Pinusuan niya yung sarili niya. Alam mo, Raiden Nolasco, nanonood ka ng live, minsan nag-PPM ka sa akin, paopo-opo ka pa. Alam mo kung bakit hindi ko pinapansin? Kasi dama kita eh. No? Dama kita. Nasa spiritual ako, kaya hindi mo itatago sa akin yung kalooban mo. Bakit hindi ako nagre-reply sa mga chat mo kahit nagtatalambuhay ka na dyan, halos magpakamatay ka na sa kapapaliwanag mo? Kasi unang-una, wala akong pakialam sa'yo. Dahil alam ko yung laman ng kalooban mo, kung ano, Yung ginagawa mo, kaya ka nagtatanong-tanong, kunyari, Diyos-Diyos na binabanggit mong ganyan. At kung sinasabi mo ako'y lumuluhod sa tanso, hindi ka, di ba nanonood ka ng live ko? Nakikita mo ba ako nakaluhod? At nakikita mo ba ako na lumuluhod, sumasamba sa Diyos-Diyosan? Asan Diyos-Diyosan dyan? Yung medalyon, Diyos-Diyosan ba yan? Tinuring ko bang Diyos yung medalyon? Ay pinapaliwanag ko nga na hindi yan ng Diyos eh. Yung kapangyarihan ng Diyos ang ikinakarga dyan. Ngayon, kung ikaw bobo ka o tanga ka o inutil ka o siraulo ka na wala kang magawa sa buhay mo, no? Kung luklukan ka ng tinamaan ka ng magaling o tanga ka isa't kalahati, aral-aral ka rin, ano, sa mga pinagsasabi mong gunggong ka. Kasi unang-una, higit sa lahat, no? Bago ang lahat, gunggong ka. Yun. So, gusto mo pansinin kita eh, no? Kaya nagpo-post ka ng ganyan. Ngayon, papansinin kita. No, unang-unang pansin ko sa'yo, real talk, gunggong ka. Yung mga pinagsasabi mo rito na lumuluhod sa ribulto, anong ribulto nakita mo rito? Raiden Nolasco, alam mo yung talambuhay ng mga sinesend mo sa akin, hindi kita pinapansin na kapaliwanagan mo tungkol sa magsesend ka ng verse. Ngayon, tatanungin kita, ano ibig sabihin ng verse na sinend mo? Ano yung kapaliwanagan yan? Magpapaliwanag ka ang layo-layo dun sa verse na sinend mo sa akin. Ngayon, pag pinaliwanag ko sa'yo yung verse na sinend mo sa akin, galit ka. Kasi yung pang-unawa mo, out of this world.
No? Yan ang sinasabi natin. Papalo-palo ka sa akin, tapos, galit na galit ka naman. Alam nyo, number one follower kita. Kasi alam mo kung bakit kita naging number one follower? Ang number one follower ko, yun yung number one kong hater. Wala kang pagkakaiba kay Marisol, Marisol Sol, kay Marites, Marites Mosa, kay Pakita, Pakitang Tao. So, yun yung mga level mo, no? Kaya hindi kita pinapansin. Pero post ka ng post, ngayon papansinin kita. O, unang-unang pansin ko sa'yo, yun, magandang gabi sa'yo, Raiden Nolasco, gonggong ka. Yun, o, na, pinansin na kita, baka masaya ka na, no? Sa pinagagawa mo. Ngayon, kung hindi pa, bukas papansinin ulit kita pag nag-live ako. Para naman masiyahan ka. At yung sinasabi mong maestro, Commander Leon, kailan ako nagpatawag ng maestro? Sinabi ko bang teacher ako, guru ako? Ang sabi si tinuturing ko sa sarili ko ay gumagabay at nagpapaliwanag sa tao. Hindi ko sinasabing nagtuturo ako. Ang nagtuturo, ibig sabihin ng nagtuturo, no, estudyante mo. Ilan ang follower ko? 7,300. Ibig sabihin, lahat yan, estudyante ko. Kung sinasabi ko sa sarili ako na ako ay maestro. Ikaw, bilang gunggong, no, bago ka magsalita sa ng ibang mga kung ano-ano na sumasanggi dyan sa isip mo, sa kapaniwalaan mo, isa lang masasabi ko sa'yo, gunggong ka. Higit sa lahat, gunggong ka ulit. Alam mo ba kung bakit? Kasi, kung iba ang relihiyon mo, ang bawat relihiyon, pinasok ko, pinag-aralan ko, nang galing ako dyan, lumabas ako. Bakit? Kasi unang-una, naghahanap ako ng katuruan. At ang katuruan ay nakita ko sa lihim ng karunungan. Na hindi na ipaliwalag sa akin ng mga pastor at mga pari. So, kasalanan ko ba yon kung wala akong relihiyon? Oh. E lagi ko nga sa inyo sinasabi. No, dito. Oh. Ngayon kung sinasabi mong ako ay sumasamba sa mga santo, ako na magbibigay ng verse sa'yo. Para matauhan ka. Ito ay doktrina ng hunter. Bilang gunggong ka, makinig ka. Para matauhan ka. Ngayon papansinin kita, sana pansinin mo rin. Baka hindi mo mapansin kasi napahiya ka na. Dito ay pinapaliwanag kung ano ang kalalagayan ng Diyos. Huwag lang po kayong masasaktan sa mga Katoliko po na nanonood sa akin. Ano, hindi po kayo ang tinutukoy ko rito. Ang tinutukoy ko dito itong gunggong na to na may pa ano-ano pa eh, may papuspus pa eh. Ano bang gusto mong kapaliwanagan? Ano gusto mo sa mga ribulto? O sisimplihan ko na lang, hindi ko dito babasahin. Pasimplihan kita. Simpleng paliwanag lang ha, bilang sa pasintabi sa lahat ng mga reliyon po na nanonood po ngayon, lalong-lalo na sa Iglesia Katolika o Iglesia Katolika Romano. No, o Sagrado Katoliko Romano. Kung ano man po ang tawag ninyo sa inyong sekta, inirerespeto ko yan. Pero meron po akong bibigyan ng sample dito sa kapaliwanagan. Tanong ko sa iyo, mag-comment ka diyan. Hindi pa kita inaano. Hindi ka pa totally black, mag-comment ka rito. Alam ko nanonood ka diyan, kanina pa kita nakita, watching. Kaya nga nabanggit kita dito eh. Ngayon papansinin na kita. Ano ang kalalagayan ng Diyos? Ikaw ang tatanungin ko. Sinasabi mo sa akin ha, sumasamba ako sa rebulto. Ibabalik ko yung tanong ko sa iyo, ano ang kalalagayan ng Diyos? Ngayon kung hindi mo maipaliwanag kung ano man sekta o kulto ang kinakain ng iba mong hinayupak ang Raiden ka. Raiden Nolasco. Isa lang sasabihin ko sa iyo, ang kalalagayan ng Diyos, walang laman, walang buto, walang dugo. Siya ay espiritu. Eh bakit sinasabi mong ako ay sumasamba sa mga ribulto? Pasitabi po sa mga Katoliko, huwag po kayong masasaktan. Si Raiden po ang sinasabihan ko dito.
Ang kalalagayan ng Diyos ay espiritu. Ang rebulto ba may espiritu? Kung taas lang ng aral, yung inaano mo sa akin, ikaw magbabasa ka ng Biblia, isesend mo sa akin ako, hindi na kita babasahan. Kung ikaw ay iglesia ni Kristo, ano ang sinasabi, anong version binanggit doon? Na kayong mga magkakapatid sa loob ng iglesia ni Kristo, magbati ang kayo ng banal na halik sa loob ng iglesia. Anong verse niyan? Sumagot ka dyan. O gusto mo sa saksi ni Jehovah tayo eh. O gusto mo sa born again. Ano man yung relihin mo, sige. Balik Islam. Kung ano pa man yan yung relihin mo, sige, dito tayo. Lahat yan, inaral ko, pinagdaanan ko, umanib ako dyan. Kaya lahat yan, inirerespeto ko. May kanya-kanyang paniniwala ang tao, hindi pinipilit. Na? Hindi pinipilit yan. Ako dati, ako, binyagan ako sa Katoliko. Tapos kami sa pera noon, ang nagpapaaral sa akin, pari. Marami ang utang na loob ko sa mga pari. Dahil paaral ako ng pari. Pero after ko magkatoliko, hinanap ko pa rin yung kasagutan. Kasi may nababasa ako sa Biblia na huwag kang sumamba sa Diyos-Diyosan. Hindi naman lahat ng katoliko sumasamba sa Diyos-Diyosan o sa rebulto. No? Ang rebulto ay paglalarawan o pagpapaalala na may Diyos na nakatunghay at nakatingin sa atin. Kaya may mga larawan o mga may rebulto ang katoliko. Pero may pagkakamali dyan. So, explanation sa'yo. Sa'yo, ha, explanation ko. Hindi sa mga katoliko, may pagkakamali dyan. Sinabi sa Biblia, ni huwag ninyong luluhuran, ni huwag ninyong sasambahin, ni huwag ninyong hahalikan o ipapasok sa inyong tahanan ang mga rebultong gawa ng mga panday. So, asang rebulto ditong nakikita mo? Yung mga figurine ng mga Siete Arcangeles, yan ba yung rebultong sinasabi mo? Gunggong ka. Oh. Ngayon, ba't hindi ka mag-ano dyan? Mag-comment dyan. Hindi po kayo sa katolikong binibira ko dito itong gunggong na to. Ba't di ka umimik? Ayan o, oh, watching-watching ka pa. Andyan o, oh, yan o. Oh. Tignan natin dito. Naka-watching ka pa. O, oh, ngayon ka makipag-debate sa akin. Hindi ko dinidebate ang katoliko dito. Galing ako dyan. Hindi porket huling reliyon ko ay iglesia. Tumatalikod na ako sa mga reliyon na pinanggalingan ko. Naghanap lang ako ng aral. Kaya yun ang pasintabi ko po sa lahat ng reliyon. Hinanap ko ang aral, hinanap ko ang sarili ko. Hinanap ko ang templo ng Diyos. Akala ko nasa gawa ng tao ang templo ng Diyos. Ngunit nakita ko sa Biblia na ang templo ng Diyos ay ang tao. Yun yung ating katawan. No? Yun po yung kapaliwanagan ko. Ngayon, kung ikaw hinayupak ka, magtitrip ka dito, eh sana umabot yung katalinuhan mo, no? Yung katalinuhan mo na hindi ko alam kung saan nang galing. Lakas ng trip nito yung tao na to. Ito, yung post niya. Hindi nga kita pinapansin dahil yung kalooban mo, alam ko kung ano. Raiden Nolasco. Ewan ko kung ano reliyon itong kumag na to. Pati reliyon mo, madadamay sa'yo dahil dyan sa katarantaduhan mo. Kung ako babatikusin mo, sige, batikos tayo. No? Nanonood ka dyan ngayon, tara, debate tayo, akyat ka rito. Tatanungin kita, ilan ang doktrina sa loob ng Iglesia ni Kristo? Baka hindi mo masagot. O ako nasasagot, gunggong, 25 aral. Gusto mo isa-isayin ko sa iyo 25 aral na doktrina ng Iglesia ni Kristo? Baka matauhan ka. Kung ikaw, nasa klase ka ng reliyon na alam mong nasa tama yung reliyon na kinakaaniban mo, tama yan. Pero kung aanuhin mo, huhusgahan mo, kung huhusgahan mo yung ibang paniniwala ng ibang tao, hindi tama yan. Sa Iglesia ni Kristo, tuturuan na kita kung ano sinasabi ng Iglesia ni Kristo, ha? O ba, gusto mong tanongin kung anong, kung saan ako nakatala dati? Tauhan ka sa akin. Ako ay galing sa lokal, no, noon,
nung iglesia pa ako, lokal ng Tagumpay, uno. Kasi meron yan, uno tsaka dos. O. Quatro ocho, ang purok ko. Ngayon, hanapin mo yung pangalan ko dun, dun sa Kalihiman, kung ako ay natala sa Iglesia ni Cristo. Alam mo, sa lahat ng dami kong ginamot na Iglesia ni Cristo na miyembro, no? Pero hindi ganyan sa ugali sa'yo. Siguro convert ka lang. Ako, convert lang ako, pero hindi ako gagong katulad mo. Maraming iglesia, matitino, mababait. Lalong-lalo na yung mga handog na tinatawag. Ikaw, ano ka? Wala ka sa tinatawag sa iglesia na hinirang. Wala ka rin sa tinatawag sa iglesia na pinagpala. Wala ka rin sa handog. Alam mo kung saan ka? Doon sa susunugin. O, nagets mo na yon. Kaya tigilan mo ako. No? Ngayon, kung di ka pang nakakontento, mag-post ka ulit. Ngayon, kung meron kang ano, may tanong ka sa akin, kung ako ba ay dating nag-iglesia, kung talagang totoong nag-iglesia ako, hanapin mo kung saan ako nabautismuhan. Sa Central. Saan sa Central? Sa Tabernakulo. Oh. Baka magulat ka. At dati akong iskan at kalihim ng purok. Masigla akong kapatid noon. Kaya wag mo akong usigin. Baka pag inusig kita, bumale-balentong ka. Baka hindi mo nga kakabisado yung 25 doktrina eh. Kaya, relax ka lang, boy. No? Wag sa mga ganitong klase na nag-spiritual. Hindi ako yung klase nag-spiritual na ang inaaral lang ay lihim na karunungan. Ako ay nag-aaral din ng Biblia. Bago ko ibinibigay yung aral sa iba, inaaral ko muna at hinihimay-himay. Baka ako ay magkamali. Mamali yung turo, mamali yung aral, mamali yung susunod. Mamali yung paniniwala. Kaya wag ako, no? May kanya-kanya tayong paniniwala. At kahit na tayo ay may kanya-kanyang paniniwala, dapat may kanya-kanya rin tayong pagmamahal sa bawat isa, anuman ang reliyon. Sa iglesia, alam mo, number one na itinuturo. Hindi tinuturo sa iglesia ang usigin mo ang mga taga-sanlibutan. Ano ang tawag ng iglesia sa mga ibang kaanib? Mga tiga-sanlibutan. Ano ba yung sanlibutan? Daigdig. No? Ng mga gawang hindi naaangkop doon sa Biblia. Hindi tinuturi sa iglesia na usigin mo yung ibang reliyon. Hindi kailanman hindi yan itinuro. At wala yan sa doktrina. Sa doktrina ng iglesia, anong sinasabi? Oh. Sagot. Mag-comment ka dyan. Ano ang tawag ng iglesia sa mga taga-sanlibutan? Ibigin mo ang mga taga-sanlibutan at akayin mo. Hindi sinabing usigin mo. Gonggong ka. Kung aral pa ng iglesia ang anuhin mo ko, kung ikaw ay bago-bago pa lang sa iglesia, wag ako. 7 years ako sa iglesia, ako'y tumiwalag lang dahil lamig ako sa sarili. Yun yung kapaliwanagan dyan. Kaya, wag ako. Raiden Nolasco. Kakain ka sa akin ng aral. Baka hindi mo kayanin. So, yun mga idol. Medyo nabitin tayo sa pagpapaliwanag dito, no? Kita nyo, watching, oh. Tapos hindi magsalita. Tapang-tapang mo mag-post. Ngayon ka dito. Umakyat ka dito sa live. Sige. Di ka makakyat. Asan na yung ano? Medico. Ito. So yun, tuloy natin mga idol yung ano. Kasintabi sa inyo, no? Kung niriltok ko na naman tong gunggong na to. So ito mga idol, napakainam nitong orasyon na to. Gamot sa sakit ng tiyan. Rani Garcia, mapagpalang gabi po, Commander. Ano po ba ang pangalan ng debosyon na may kuram? Debosyon na may kuram? Yung debosyon po na may kuram, iyan po ay tinatawag na
dosing salita. Yan po yung dosing salita, pero ang katotohanan po niyan ay 13 salita. Binawasan po ng isa yan, dahil iyan po ay sadyang napakalakas na sa 12. Kapag dinagdag mo pa yung sikreto, lihim ng Quram, may ika-13, ayoko kasing ilabas talaga, napakalalim po eh. Pagka inilabas ko to at nakuha na naman ng iba, sasabihin nila, minana na naman nila yung katuruan sa lolo nila eh. So hanggang doon na lang po tayo sa 12 ng Quram. So yung Quram po, ang ibig sabihin po ng Quram, iba po yung Quram sa salitang Quram, Quran. Pag letter n ang dulo, Quran po yun. Yung Quran, yun po ay Biblia, o hindi po pwedeng Biblia eh. Hindi kasi nila tinatawag na Biblia yan. Sa reliyon ng Islam, ng Muslim, no? Sa reliyon ng Muslim, iyan ay Islam. So, ang tawag po sa kanilang aklat, banal na aklat, ay Quran. No, ang tinutukoy mo po ay Quram, letter M ang dulo, Quram. Iyan po ay 12 salita na ang kahulugan po niyan sa 12 salita na yan, pwede siyang pangkarga sa gamit. Pwede siyang panggamot. Pwede siyang pangdebusyon. Pwede rin poder. So, iyan po ay maraming gamit yung Quram. Pero mas mainam po yan, ginagamit ko yan o binibigay ko sa tao kapag ka sila ay may mga medalyon na gusto nilang manatili ang visa. Ang bulong po na ginagamit dyan ay Quram. So, ang Quram po ay Quram, Iyom, Henesem, Enoam, Bilurim, Kirsaram, Mowim, Desam, Aratum, Aksum, Okram, Bekream. Pag sa Harim Bakal, pinapalitan niya ng Bekream. Pag Harim Bakal po, no, ang gumagamit ng Quram, Bekrem, pulahan. Kapag ka sa mga putian, ang gamit ay Bekream. So, yun po yung pagkakaiba ng dalawa. Nagpalit, nagtanggal ng isang letter na Bekream at Bekrem. So, yun po yung last word, no, Bekrem at Bekream. So, sa inyo, ang tamang gamitin ninyo ay Bekream. So, sa mga pulahan, ang ginagamit naman ay Bekream. So, yun po yun, 12 letra na tinatawag. Quram, Iyom, Henesem, Enoam, Bilurim, Kirsaram, Mowim, Desam, Aratum, Aksum, Okram, Bekream. No? So, kung gusto po ninyo, sa mga medalyon ninyo na pulahan, yung hindi pinuputokan ng baril, kabal sa bala, kabal sa itak. So, ang inyong ibanggitin dyan, ng 9 times po yung binabanggit, hindi 3 times, 9 times po mga idol, tatandaan po natin. Ang pagbanggit po dyan, kapag ka pulahan ng medalyon, habak o anuman na pampulahan, iyan po ay binabanggit na, Quram, Iyom, Henesem, Enoam, Bilurim, Kirsaram, Mowim, Desam, Aratum, Aksum, Okram, Bekrem. So, yung huli, Bekrem. Kapag ka medalyon naman na halimbawa, mga pamproteksyon, pangdepensa, laban sa kulam at barang, para umalis ang mga ikanto. Kung gusto nyong kargahan yan, babanggitin nyo yung Quram, Iyom, Henesem, Enoam, Bilurim, Kirsaram, Mowim, Desam, Aratum, Aksum, Okram, Bekream. So, yun po yung pagbanggit. No? So, yun na po, yung Quram. Paano po gagawing debosyon ang Quram, Commander, at paano gamitin iyong susi niya? So, yung susi niya, hindi ko pwedeng ibigay. Bro, Gratier. Kasi hindi po talaga pwedeng ibigay yung ika-13. Hindi po yung susi na tinatawag. Yung po ay tinatawag na 13 letra, kompleto o sagad. Ang karaniwan po dyan, sagad ng Quram. So, yun po yung ibig sabihin nun. Sagad ng Quram. Ibig sabihin, 13 letra yan. Kung yan ay 13 letra, yan po ay sagad. So, kapag ka sinabing Quram, Quram lang yung sinabi, iyan po ay 12 letra. Paano daw siya gagawing, ano yung tanong ni Dratchir? Paano gagawing debosyon? Ang debosyon po, gagawin mo siyang debosyon, pamantrams. Paano ba nagmamantram? Mantra pala, hindi pala mantrams. Ang mantrams pala sa bibig po yun. Mamaya, turo ko sa inyo yung mantra, kaibahan ng mantrams at mantra. So, ang mantra, ang ibig sabihin po ng mantra, dinadasal po yan ng 108 times. So, kailangan po ninyo ng
mantra beads. So yung mantra beads ay meron siyang butil na tinatawag na 108 piraso mula sa umpisa hanggang sa kaduluduluhan nito. 108 po ang bilang ng mantra beads. Pero kung bibilangan nyo to, wala po itong 108. Bakit? Kasi kung gagawin kong 108 siya, napakahaba po niya. Ang ginawa ko po ay kalahati. Walang problema kung kalahati lang o 108 ang mantra nyo. Ang importante dyan, mabuo mo o makompleto mo ang 108 times na mantra. So ilan to? Ito po ay nilalaman ng 54 na butil. Ibig sabihin, pag minantra ko siya, magdadalawang ikot ako sa kanya. Pag natapos ko siya, iikot ako ulit ng isa para mabuo siya na 108 times. So yan po ang ibig sabihin ng mantra beads. Ito ay mantra ng mantrang kalahati at hindi ito yung buo. Kapag buo to, napakahaba na. So mahirap na dalhin. So ito pagka ginamit mo, napakadali. Lalo na pag pinaikot mo sa kamay mo. At ang paggamit po ng mantra, hindi po ganyan. Hindi kayo parang nagro-rosaryo. Hindi po ganyan. Mali ang hawak po na yan. Lagi pong ang hawak po ninyo dito ay tinatawag na tatlong persona. So, yung santo ninyo nakikita nyo nakaganyan, yung kamay. Ang ibig sabihin po nyan, sabi nila, ganyan daw, year 2000, maglalaho na daw ang daigdig. Hindi po yun. Ang ibig sabihin po ng tatlo na yan, tatlong persona. So, kapag kayo ay nagmamantra, gumamit po kayo ng mantra, kapaliwanagan po, mga idol, ikinokorrect na kulang naman kayo at ginagabayan, hahawakan mo siya ng dalawang daliri. Itong hintuturo, hindi ito panghawak. Ihawak niyo dun sa mantra beads. Ituldok ninyo yung inyong kamay. Halimbawa, kuram. Gagamitin natin yung kuram sa mantra ng 108 times. So, ihahawak niyo yan dyan, then itutuldok niyo isa. Kurami yung manisimin na mabilorin gisara mo, hindi sa maratong magsumukram begriam. Dalawa. So, ito po ay napipihit ng kusa ng daliri mo. Kaya ganito po ang hawak. Ngayon, kung ganito, kumisang po dumudulas yan eh. Pag dumulas na ganun, nagkamali ka, napunta sa pang-apat, nasa pang-atlo ka pa lang, hindi kulang. So, kailangan po ang hawak ninyo ay ganito. Ito kasi pang-breaker. Pipisain mo yung ilalim. Pipisain mo para humiwalay. Ayan, may kita nyo, may space. Kaya dapat medyo maluwag yung inyong gagawin ng mantra beads. May space, then yung kamay nyo itutuldok nyo para maiikot nyo ng maayos. So, kung mabilis kayo mag-mantrams, mas mabilis nyo rin maiikot. Ayan, para nyo lang nilalaro. Kaya kung nakikita po ninyo yung mga Buddhism, kapag ka gumagamit po nito, mabilis silang gumamit. Ayan, mabilis po ninyong maiikot. Para lang kayong naglalaro. So, ayun, kapag ito ay ginamit ninyo, 108 times, nauusalin mo ang kuram. So, ayun, kuram yung minisim inuambilorem, kisara mo hindi sa maratong magsumukram bekriam, lipat, then kuram ulit. Ano naman po ang ibig sabihin ng mantrams, yung nabanggit ko kanina? Ang mantrams, yan po yung mga pagdarasal ng mga pare na ginagamit na parang vocalization na tinatawag nila na nilalagyan din ng rhymes o tono yung kanilang mga pagdarasal. Halimbawa po sa paternoster. Example, paano natin imamantrams ang paternoster? Paternoster is ama namin sa Tagalog. So, paternoster, sa normal, halimbawa, paternoster, qui essentia caelis, sanctificator nomen tuum, ad vitnia trignum tuum, fiat voluntas tua secotin caelis, cera panem nostrum. So, ganun po yung normal. Ngayon, kapag iyan ay nagmamantrams, saan po ba ginagamit ang pagmamantrams? Kapag nagmamantrams po, iyan ay ginagamit kapag ikaw ay meditation. Nakaupo ka ng ganito. Then, sa akin kasi ang kamay ko, ganito ang hawak ko eh.
May meaning po ito sa Grego, kung bakit ganito. Ganito po ang hawak ko. Sa Grego ko kinuha to, din ipapatong ko dito. Nakaliyad yung likod. Nakaliyad. At maluwag na nakakapasok ang hangin sa iyong ilong at sa bibig. At ang pag-meditation, ang inhale-exhale, may ginagamit yan. Kukorek ko lang din kayo ulit. Pag kayo nag-meditation, kailangan nakaliyad ang inyong likod para hindi sumasakit yung likod ninyo at maluwag na dumadaloy sa katawan ninyo yung mabuting kapangyarihan o positive energy. Kaya po nakaliyad. Then yung dibdib ninyo, kaya nakaganyan niya para yung hangin na ini-inhale-exhale mo ay maluwag na nakakapasok. Pag-inhale, sa ilong. Pag-exhale, sa bibig. So, ganun po yung tama. Pasok sa ilong, labas sa bibig. So, iyon po yung, kasi inilalabas po natin yung negatibo. Ibinubuga natin yan. Pinapasok natin yung mabuting enerhiya, ilalabas natin sa bibig. Then, pag ikaw ay nakaliyad na ganyan, mas maganda yung pagpasok o pagdaloy nung positive energy sa ating katawan. So, yun po ang ibig sabihin ng pag-meditation. No? Then, habang nag-meditation po tayo, gumamit po tayo ng mantra beads, the 108. Saan po makakakita ng mga dasal na pang-mantra? Makakakita kayo ng dasal na mga pang-mantra sa aklat ng Satur. Sa swerte, sa depensa, isa lang po yun. Halimbawa, Aseheto, no? Salitang Aseheto. Aseheto, wana, babanggitin nyo yun. Kung ikaw ay mabilis na sa paggamit nito ng mantra bead, so gagamitin mo yan ng Aseheto, 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 Aseheto. So ganun po kabilis. Kaya ang tinuro ko sa inyo na tamang pagtatangan o tamang pagpitik na tinatawag ng mantra beads ay ganito po yung kamay. So, yung tinatawag naman na mantra, mas paano yun? Yung paternoster, ki isyentia ilis, santificator nomen tuum. So, ganun lang po yung asimple. Kapag kami ay nagme-meditate o tinatawag na nagtatahas sa kabundukan, pag kami nagtatahas sa kabundukan, ang maikli ay pinapahaba. Bakit po? Kaya namin pinapahaba para tumagal yung panalangin. Halimbawa, magdadasal ako ng tatlong ama namin, imamantrams ko yun. Kapag iyan ay hindi ko minantrams, madaling matatapos. Papahabain namin para mas kaakit-akit sa mga banal na espiritu. So, yun po yung ibig sabihin nun. At sa mga espiritong mabubuti sa paligid. So, kaya ka nagmamantrams. Pag nagmamantrams ka, para kang hinahalina mo o tawag dito ay inaanyayahan mo yung mga mabubuting espiritu at banal na espiritu. Kaya po nagmamantrams na salita. So, paano ba banggitin yung mantrams na pananalita? Paano ba gagamitin sa ama, sa paternoster yan? Kapag mantrams, yung gagawin nyo sa paternoster, iyan po ay haba. Magiging magkakaroon ng daloy o rhymes. Paternoster essentially. So, ganun po yung mantrams. Nagkakaroon ng ups and down na tono ng boses. And then, gumagamit po kayo ng diaphragm. Dito po nagmumula yon sa inyong loob. Inaano mo yung boses mo palabas para na ilalabas yung negatibo. So, lahat po yan may pamamaraan. Lahat yan may dahilan kung bakit iyan ginagawa sa pag-espiritual. So, hindi lamang ginagawa po yan ng mga nag-espiritual upang magbigay aliw sa mga espiritu, kundi para na rin mailabas yung mga negatibo sa loob ng ating katawan at para na rin po tawag dito. May tawag dyan sa ano eh. Ma-release natin lahat. So, kailangan, kumisan, kailangan din po ng papaatay sa lupa. Hindi ko mabanggit eh, nasa isip ko eh. So, para ma-release natin lahat ng mga negatibo. So, yun po yung ibig sabihin. Then, para ma-relax ka, relaxation, ganun.
Yan po yung ibig sabihin. So, sa mga incheck, ang tawag po dyan ay yoga. So, sa atin naman po, meditation, sa spiritual. So, yun po yung ibig sabihin ng pag-meditate. Yun, tundan nyo lang yung mga wastong itinuro ko sa inyo. Nakaupo ng Indian seat, then, nakaliyad yung balakang, yung dibdib na una, then, pag sinabing inhale, sa ilong papasok, exhale sa bibig. At, nire-relax mo yung sarili mo. Kakalimutan mo lahat. Lahat ng problema, kalimutan mo muna yan kapag kayo ay nagme-meditate. Parang may tawag dito eh. Marerepress yung inyong katawan at mawawala lahat ng problema. Kahit hindi po kayo bumanggit ng mga orasyon, no, kapag kayo ay nagme-meditate, nagme-meditation kayo, okay lang po yan. Pero kung gusto nyo, kuram. Magkuram kayo kahit ilan. O kaya siyam na kuram lang. Then, pag natapos mo yung siyam na kuram, tatlong siyam ang gawin ninyo, okay na po yun. No? Then, manahimik kayo saglit. Isipin nyo na wala kayong nakikita. Iblanko nyo yung pag-iisip ninyo. At isipin ninyo na kayo ay nasa isang lugar na punong-puno ng mga hayop, tubig, kalikasan, no? Sa mga tuwid, sa madaling salita. Nasa kalikasan kayo. Then, unti-unti ninyong binubuksan ang inyong 7 chakras at ang inyong 3rd eye. So, yun po yung nagagawa ng meditation. 7 senses, yung ika-7 antas ng pakiramdam ay bumubukas. Then, yung 7 chakras bumubukas din. Then, bumubukas din po yung inyong 3rd eye. Tinutulungan yung bumukas ang inyong 3rd eye dahan-dahan. So, yun po yung ibig sabihin ng pag-meditate. Then, at nare-repress din po kayo. So, yun po yung mga kapaliwanagan dyan. So, dahil mahaba-haba na tayo at baka hindi na naman tanggapin ni YouTube to. So, kasi na-upload ko po sa YouTube. At sa YouTube channel, kung kayo po ay hinahanap nyo yung mga orasyon, wala po kayong makikita dyan. Hindi po ito live sa YouTube, ito po ay live sa Facebook. Hanapin nyo yung Facebook account ko at hanapin nyo ang live streaming para kayo po mahanap nyo sa comment box yung mga orasyon na ipinagkakalob ko. So, yun. At sa muli, mga idol, sa mga gusto ng aklat ng Espiritu Medica para magkaroon kayong debusyon, poder pondo at panggamit sa inyong sarili, pagproteksyon sa inyong sarili laban sa kulam, barang, sa mga malas, negatibo o anumang klase ng mga masasamang enerhiya, pwede po kayong mag-order sa amin ito ng Espiritu Medica na aklat. So, yan ay magagamit ninyo panggamot sa inyong sarili, panggamot sa inyong kaibigan, sa kapwa, sa pamilya, o kanino man na gusto ninyong tulungan. So, sa pamamagitan ng mga healing-healing water at mga kaparaanan dito kung paano manggamot, ay lahat po iyan ay magagawa ninyo sapagkat nandyan na ang lahat ng katuruan kung paano gamitin. No? Tagalog naman yung paliwanag doon, pero Latin yung orasyon na gagamitin ninyo. So, yun mga idol, dahil tayo ay ginabi na. Anong oras ba tayo nag-start? Baka lagpas na tayo ng isang oras. So, yun, nahihirapan tayo i-upload kay YouTube ko pagka ganun kahaba. So, sa mga mag-order, mag-PM na lang po kayo. Then, kasama na po ang shipping dyan. Kapag ibinagay namin sa inyo ang retail price. So, yun, mapagpalang gabi sa lahat. Sana marami po kayong natutunan ngayon. At shout out kay Raiden Nolasco, no, ulit. Sa ulit-ulit, gonggong ka, no? Piliin mo yung pagtitripan mo. Kasi una-una, hindi lahat ng tao na nasa spiritual ay spiritual lang ang alam. No? Marami sa nasa spiritual na dumaan din sa iba't ibang reliyon, sa iba't ibang pag-aaral. Kaya ikaw, kung nasa isang reliyon ka lang, dyan ka na lang sa isang reliyon. Hindi naman kita pinipilit na maniwala sa akin. Follow ka ng follow, nood ka ng nood sa akin, tapos post ka ng post. Eh, ano yan? Ano ka, Marites? O CCTV? Kalalaki mong tao, pero daig mo pa yung babae. Yun mga idol, hanggang sa susunod nating pagkikita-kita sa live streaming, sa ating pagsasama-sama. Maraming salamat sa lahat, lalo-lalo na sa mga sumusuporta at naniniwala kay Commander Leon. No, maraming salamat din po sa inyo sa kung kayo man po ay
kayo man po ay nawala ako, nabasa ko kasi si Suthari Salazar eh. Nakaabot daw, nakaabot din, sabi ni Suthari, patapos na nga po eh. So, ayun, mga idol, kung hindi nyo nakompleto itong live streaming, hindi kayo nakaabot, pwede nyo naman pong ulitin para kayo ay may mga matutunan sa katuruan. Hanggang sa muli, ako po ay gabay lamang ninyo sa spiritual. Hindi nyo po ako maestro na gaya na sinasabi ng iba. Hindi ko po yun ginagrant na itawag nyo sa akin, master, maestro, hindi po. Sila lang ang tumatawag sa akin nun. Gusto yata nila tawag sa akin, master. Eh, bahala sila. Ang master lang na kilala ko sa lupa ay Master Sardines. Yun, mga idol, lagi kayong mag-ingat at yung mga ipinagkaloob ko po ng mga orasyon sa inyo, lagi nyo pong ingatan yan. Kasi iyan po ay hindi po mapupunta sa akin yan kung hindi ko pinaghirapan, pinagpaguran. At hindi ko ibibigay yan sa inyo kung hindi yan gumagana. 100% gumagana po yan at gagana sa inyo sapagkat lagi kong sinasabi sa inyo, ang susi ng orasyon ay ang inyong paniniwala at ang inyong damdamin. Kapag kayo naniwala, iyon yung nasa damdamin nyo. Yun po yung ibig sabihin nun. Gagana yan. Lalong-lalo na kung kakasihan ng Amang Kaitastaasan. Bago kayo gumamit ng mga orasyon, manalangin muna kayo sa Amang Kaitastaasan na kasihan nawa. Yan lang po ang lagi nyong babanggitin. Tumingala lang kayo sa langit o sa taas. Huwag nyong isiping may kesame. I-vision nyo, nakausap nyo ang Ama. Ganun lang po kasimple yun. Bibisyon nyo lang, nakausap nyo ang Ama. Hindi nyo man nakikita ang kanyang itsura, hindi nyo man siya nakikita dahil siya ay espiritu. Ang importante dyan, binibisyon nyo siya, mga idol. Bibisyon nyo sa isip ninyo, nakausap nyo ang Ama. Ang sasabihin lang ninyo, napakasimple. Amang banal sa kitastaasan at walang hanggan ang iyong kapangyarihan, kasihan mo nawa na gumana sa akin ng mga orasyon na ito upang magamit ko sa kabutihan. So, yun lamang po, gagana yan, 100%. Yun pala, may nabasa nga pala ako. Long time no see nga pala kay Ate Agatha Guerrero. No, kamusta na, Ate Agatha? So, yun, sa lahat-lahat po, kung halos isang buwan na kung hindi nag-live dito sa aking Facebook account, huwag nyo pong sasawalang bahala yung ginamit kong account, no, na Commander Leon na kulay blue. Kaya ako ginawang kulay blue yun, palatandaan na yun yung dalawang account na ginagamit ko at gumagamit din ako ng Commander Leon page, no? May babasa nyo naman po yun eh, Commander Leon page. So, tatlo yung ginagamit ko na yan. Ngayon, sa tatlong ginagamit ko, huwag nyong isawalang bahala na hindi nyo yun i-add o i-follow. Bakit po? Kasi, just in case na may mainggit, na kulokoy, na may mag-report ng Facebook account ko, o ihak, anuman ang mangyari, hindi na tayo magkikita-kita. So, kailangan lahat ng account na yon i-follow po ninyo. Doon sa mga gustong mag-follow. Pero kung nga, at doon sa mga magpa-follow, sana walang katulad ni Raiden Nolasco, no? Trip lang mag-follow, tapos, kung ano yung mga ipopos, yung mga sinasabi-sabi nitong GG na to, GG as in gunggong, no? So, wag ganun. Kung ayaw maniwala, wag. Okay lang po yun. May kanya-kanya ka naman kasi tayong karapatan nyo yan, no? Kung marami namang live streaming dyan eh. Kung ang trip mo, Raiden Nolasco, ay manood ng porn, manood ka na lang ng porn. Hindi yung nandito ka sa akin na nagtitrip ka pa. Kasi pag pinagtripan mo ako, hindi ako mahihiyang banggitin yung pangalan mo. At siguradong sisikat ka. Kita mo kanina, sikat ka. Daming umaway sa'yo. Sarap mabasya, no? So, yun. John Larry Sabalya. So, yun. Shoutout po sa lahat ng mga idol. Sa lahat po ng mga nanonood at nag-follow po sa atin. So, yun. Nung araw ngayon, Marte, Miyerkules. Then, bukas, Webes. Hindi ko araw ng devotion yan. Friday ang devotion ko. So, yun. Pwede po tayo mag-live ulit. At maghahanda ako ng marami-raming mga orasyon na isusulat ko. Susulat ko na. Hindi ko na sa libro. Kaya ako po tinigilan kanina kasi ang lalaki ng letra, oh. Nakakaduling. So,
Kapag maliliit yung letra, sumasakit po yung sentido ko, then inaabot po ako ng migraine. So, may migraine po ako kakabasa-basa. Yun, isa na yung paninigarilyo na hindi maiwasan. So, yun yung mga dahilan kung bakit tinigilan ko rin kanina. Pasensya na po kayo at bukas, siguradong marami po akong ipagkakalob sa inyong mga orasyon. At sa nawa ay ingatan nyo. So, yun. Last na paalam na mga idol, magandang gabi sa lahat at maraming salamat sa laging pagsuporta ninyo, lalong-lalo na sa pag-share ng mga video at sa pagtitiwala na rin mga idol. So yun, mapagpalang gabi, ingat-ingat kayo palagi, God bless you more mga idol, sign out na po tayo.